Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking YouTube channel. So dito ako ngayon sa The Park Place Village dito sa may Barangay Anabu ng Imus, Cavite para ipakita sa inyo ang isa sa mga ready for occupancy unit na ino-offer ko dito sa project na to. So yan po, nasa harapan natin. By the way, ako nga pala si Chadrick Afort, isa po akong real estate broker at nanonood po kayo ngayon ng aking house tour. Simulan na po natin. Okay, so yun nga po, nasa harapan natin yung ready for occupancy na house and lot for sale na ino-offer ko sa inyo. So, ang lot area po niya ay 195 square meter with a total developed area of 258. So, kung sinabi kong total developed area, kasama na po yung mga parking na to at saka po yung nasa palibot niya, yung mga cemented area, okay? So, kaya po siya naging 258 square meter. 4 bedrooms, 4 toilet and bath, with another maid's room sa ground floor. And then, yun nga po, meron siyang 2-car garage. So, may mga fence na rin po siya sa palibot po ng buong bahay. So, yan po. Okay. So, ang mga unit po na in-offer ko na to ay available po through bank financing. Okay, so yan. Pansin nyo naman, napaka-modern po ng bahay. Okay, and then, may mga pwede ka pang i-landscape na area dito. Pati dito sa tapat po ng bahay, ano? Pwede pa ilagyan ng mga halaman, okay? Kung mahilig ka mag-alaga ng mga halaman. Okay. So, dito tayo. Ikutan muna po natin ang property. So, single detached nga pala ito. Kaya po lahat ng side may space pa katulad nito. So, may part na parang cemented na, no? Pero may mga design din siya para mga pebbles. Okay. So, 2 meters po itong setback niya dito. And then, dito sa likod, meron pa po kayong 2 meter na setback. So, ito pong part na to. Pero itong part na to, ito yung pinaka-lanay niya. So, ito yung kanyang dining area. May sliding door. Then, palabas po dito. So, pwede ka pang, kung may mga bisita ka, di ba? Gusto nyo kumain dito sa labas, pwedeng-pwede. And then, may sarili pong tangke ng tubig. Itong RFO unit na ito. Okay. Then dito sa side, meron pa rin po kayong 2 meter na setback. So ito yung pwede mong gawing laundry area. Kasi andito yung mga outlet, di ba? May mga gripo din para sa washing machine mo. And then meron ka pang dirty kitchen dito. Okay. Di ba? So may pintuan ka din. Ito yung from kitchen, palabas po dito. So, meron ka pa rin sliding door dito mula naman sa living area. Papakita ko po sa inyo mamaya yung mga part ng bahay na yan. So, ito naman car garage niya. So, itong car garage niya, ang haba niya ay 6 meter. Mula dito, hanggang dito sa gate, 6 meter po yan. So, kasyang-kasya kahit mga pick-up, van, okay? And then, ganun din po yung lapad niya. Sa lapad naman niya, 5.9 meters. So, almost 6 meters pa rin po. So, napakaluwag. Okay? So, pansin nyo, may mga design din siya dito na parang tiles. May mga kasama na rin na surface light. Okay? Okay? So, pasok naman tayo. So, ito yung kanyang main door. Okay, pakita ko sa inyo. Ang lapad naman niya ay nasa 1 meter. So, medyo malapad na rin, no? Tapos, solid wood. Tapos, may stainless steel handle. Okay? Okay, so yan. So, dito naman. Okay, so ito yung living area. Okay, medyo hindi siya open concept. Tulad ng nakikita nyo. Kasi itong part na to, itong pader na to, sa likod niyan, yung kitchen niya. And then, ito naman yung kanyang dining area. Okay. So, ba't ko nasabi na ito yung living area? Kasi, nandito na yung mga cable outlet. Okay. So, maganda rin naman kasi may sliding door ka pa
Pag binuksan mo yun, napakaganda ng ventilation mo dito. Lahat ng bintana mo may mga screen na din. Aluminum windows. Oops. Okay. Okay, so living dining area. Ito yung dining area niya. Ito naman yung kanyang kitchen area. Eh, dito muna tayo. So dito po, merong powder room. So in case may mga bisita ka, di ba? So tamang-tama po ang powder room na ito. Wala lang kuryente. Pero floor to ceiling na yung tiles niya. Okay, maganda rin yung kanyang pintuan na ginamit. May mga design. Hindi lang basta diretso. Okay. Sa kanyang laboratory, so ito yung usual na ginagamit nila na sa mga ready for occupancy nila, itong gantong style. Okay, may mga salamin na rin, may mga mirror. So ito naman yung kitchen niya. So dito possible mo ilalagay yung refrigerator mo. So I think hindi kasya dito yung mga hindi ko alam kung tawag din. Yung dalawa yung pintuan, kabilaan. Siguro ang kasya dito yung mga matataas na refrigerator talaga. So sa lapad naman, I think mga 70 centimeter ang lapad niya. Itong part na to. And then ito yung para sa gas range mo. Pwede ka rin maglagay ng range hood dito sa part na to. May mga cabinet na rin siya. Magaganda yung mga handle, stainless. Okay. Maganda. Maganda yung cabinet. Yung mga tiles, gusto ko rin tong gantong tiles na parang medyo glass siya. Pero parang ano, collage kumbaga. Okay. Ano, mosaic ba? Tawag din. Hindi ko alam. Sorry ah. So, yan. Okay. So, yan. May cabinet din dito. Okay. Then, yan. So, dito naman, andito yung kanyang maid's room. Okay. And then, ito yung shower area. So, itong shower area na to, at saka yung powder room sa likod, pag pinag-combine mo siya, so total of another toilet and bath siya. So, ayan po yung isa sa mga, sa apat na toilet and bath dito sa bahay na to. Then, itong maid's room, meron din siyang cabinet. So, yan. So, ito, pwede mo rin gawing, pwedeng storage din siya. Kung maglalagay ka ng single size bed dyan, okay, saktong-sakto po siya ang haba niyan. Okay, so, labas na tayo. Akit naman tayo ngayon sa second floor. So, dito sa hagdan niya, sa ilalim, pwede ka pang maglagay ng storage. So, pansin nyo. Diba, maluwag pa rin yan. And then, dito po, yung hagdan niya, nasa 1.1 meters po ang lapad, which is malapad naman po. Malapad talaga. Okay na okay. Diba? So, medyo papidsa lang po yung ka-spiral, yung kanyang hagdan. So, pag-akyat po ninyo, naka-vinyl planks po yung sahig niya. So, hindi po siya naka-wood. Cementado po siya. Bukos po siya, pero naka-laminated vinyl planks po. Meron ka pang hallway dito. Okay, so dito muna pala tayo. So, first bedroom. Okay. First bedroom. Okay, maluwag. Saktong-sakto. Kung mga double size bed, siguro yun lang dapat mo ilagay dito. May mga outlet na rin for aircon. Okay. And then may cabinet na rin po yung bawat kwarto. Okay, malalaking cabinet po ito, no? Okay. And then, meron pa siyang parang table dito. May sariling CR itong kwartong ito. Okay. Lavatory. Diba? Merong enclosure. Yung kanyang CR. Okay, floor to ceiling and tiles.
Okay. So next naman, doon tayo sa dalawang kwarto pa dito sa likod. So itong dalawang kwarto na to, meron siyang common toilet and bath. Okay, so maluwag pa rin naman kahit mga twin size or double size bed, kasyang-kasya po. Malaki yung kanyang cabinet. Okay. So may butas na rin for aircon, may mga outlet na rin. So ito yung common toilet and bath nila. So may mga screen na rin po yung kanyang bintana. Okay. 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 So para sa dalawang kwarto, malaki naman ito, pero syempre, 'di ba? Unpaired sa kanila kasi shared sila dito sa CR. So, 'yan. Merong floor to ceiling yung tiles. May shower enclosure din. Ito yung isa pang kwarto. Malalaki naman ang bawat cabinet. Lahat ng kwarto talagang malaki ang cabinet. Okay. Okay. So, punta naman tayo ngayon sa master bedroom. Okay. So, okay. So, si master bedroom, kahit mga queen size bed, dito mo siya ilalagay sa part na to, yan, dito. And then, pwede kang maglagay pa ng mga side table. Maluwag pa din. May malaki silang cabinet. Okay. Malaki, malaki din naman. Pero, hindi naman sobrang laki compare mo dun sa ibang mga kwarto. Pero dapat sana mas nilakihan pa nila. Okay. And then dito naman, meron pa siyang parang table. Oops, sorry. Parang table. Pwede kang maglagay pa ng entertainment dito. TV. Okay. And then ito naman yung exclusive na toilet and bath ni master bedroom. So meron siyang may toilet dito and then ito yung shower enclosure niya. Pero, meron pa din siyang bathtub dito. Okay. Siyempre, siya si master bedroom, kaya dapat napakaganda ng kwarto niya. Okay? Okay? So, yun lang po. Yung competition po, pwede nyo i-check sa description. Maglalagay po ako doon. Okay? And then, napakaganda rin po ng project na to, ano? May sariling clubhouse, basketball court, swimming pool. Malapit na rin sa Manila kasi nga Amos area siya. Along highway din, along Emilio Aguinaldo Highway. Kaya sagurado napakalapit sa mga mall, hospital, diba? And then, ayun nga, napakaganda rin ang bahay na to. Wala ka ng halos idadagdag pa. Kahit mga gate, meron na talaga siya. So, yun lang. Hindi siya morning sun. So, pahapon na kasi ngayon. O hapon na kasi ngayon, alas stress na. So, pansin nyo, medyo mainit po siya pagdating sa hapon. Pero okay lang kasi single detached naman yung bahay. So, buong palibot po ng bahay, may hangin naman po papasok sa inyo. Okay, so kung nagustuhan nyo po ang video na to, pwede nyo i-like. Pakishare na rin. At mag-subscribe na rin po kayo dito sa aking YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos. At syempre, kung nagustuhan nyo po ang, kung gusto nyo po mag-reserve sa mga property na in-offer ko, mag-reserve na kayo. Dahil ang property, patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming maraming salamat po.